Ito po, para po sa inyo to, ha? Para doon sa mga kababayan natin na mahilig po sa mga gusto maka-abroad agad. Meron po rito dumating ngayon. Dito po ngayon sa amin, dito sa OWA. At humingi ng tulong pamasahe. Pero nung nalaman ko po yung kanyang problema, eh pinakisuyuan ko siya kung pwede ko siyang i-live para po magbigay po ng babala sa iba nating mga kababayan. Paano ka inirecruit, saan mo nakilala yung recruiter, at saan ka dapat unang pupunta? Sa Bangkok po, sir. Bangkok, Thailand. Opo, sir. Paano ka napunta doon? Paano mo nakilala yung recruiter? Through online po, sir. Nag-post po siya ng Facebook. Opo, sir. Na hiring po, urgent hiring po, yung travel to Thailand on the spot po. Ganun kasi, na-excite din ako kasi as a first-timer, sir. Di ko din pala alam na. So, hindi mo naisip na illegal yung recruiter na yon? Hindi, sir, kasi sabi niya yung documents naman on process na daw yung visa. Kaya so, ngayon, kunyari, nag-apply ka ngayon, kailan ka agad umalis? Nung nag-stay ako sa automatic, sir, ngayon, nagsabi siya ngayon, nag-usap kami, nakipag-deal. Tomorrow morning, kinuhanan agad ako ng ticket papuntang Maynila to Bangkok. Ganun lang kabilis? Yes, sir. Doon ako sa Bangkok nag-antay ng... Buti may passport ka. May passport naman ako, sir. Meron akong passport. Ready passport ka. Tapos ngayon, nung... Doon ako nag-antay sa Thailand, 1 week ng visa ko. Thailand? Yes. Hindi Taiwan, ha? Hindi. Thailand. Okay. So, ibig sabihin, napaniwala ka ng recruiter na bibigyan ka ng trabaho sa Thailand. Anong trabaho dapat yun? Tutor or caregiver po. Tutor or caregiver. Yes po, sir. Hindi mo man naisip na bakit walang PAEA or DMW, walang OWA, hindi ka nagbayad ng OEC, ng membership ng OWA, wala ka nun. Wala na. Walang PIDOS. Wala na rin po, sir. Bakit mo ginrap yung pagkakataon na yun? Kasi, sir, yung time na yun po, sir, yung para sa akin, yung gusto ko lang talaga makaalis kasi, di ba, katulad ng iba, 2 months kasi yung legal talaga, mag-ano, kasi sabi ko, inano ko na siya, Ano ka na? So, naniwala ka na? Oo, naniwala. May binayaran ka ba? Wala naman. Wala, sir. Pero yung sahod, kung nadipo na ako sa Lebanon. Oo, sir. Bakit may Lebanon? Kasi nga, sir, galing Thailand, ganito yung way niya. From Bangkok, ako nag-antay ako ng visa doon for 1 week. Bangkok to Kuwait, Kuwait to Lebanon. So, ibig sabihin, nagpunta ka ng Lebanon, eh, ina-applyan mo Thailand. Napunta ka ng Lebanon. Nope. Hindi, sir. Hindi. Ganito kasi yun. Yung sabi niya sa akin, nung time na yun, doon muna ako sa Thailand mag-antay while pinaprocess yung visa ko. Hindi ko din noon kasi alam that time. Kaya Lebanon talaga siya. Lebanon talaga ako. So, ibig sabihin, transit ka lang sa Thailand. Opo, tapos, sir. Pagdating mo sa Kuwait, dumiretso ka ng Lebanon. Opo, sir. So, pagdating sa Lebanon, ano nagtrabaho mo? Domestic helper. Tatlo po yung bata na binabantayan ko, yung isang 6 years old, isang 5 years old, at saka 6 months, saka maglinis din ng bahay po, sir. Ito, ilang araw ko na nagtrabaho sa Lebanon? 1 month and 10 days. Opo, sir. Kasahod ka naman. Tapos nakasahod ka? Kasahod ako ng 400 USD, pero yung kinuha nila ng agency yung 300, 100 nang ibinigay sa akin, sir. Ayun. Tapos pinusa ko na scammer. Kasi nag-ano daw ako, umalis daw ako doon. Tumakas kasi. So, paano ka nakatakas? Kasi nung time na yun, sir, binalik na ako sa agency ng employer ko kasi sabi ko, gusto ko na umuwi ng Pinas. Kasi nalaman ko na hinanapan ko na sila ng contract kasi dapat mag-permanent contract, medical, wala din. Sabi niya, kung ganito, balik niya daw ako sa agency. So, nung binalik niya ako sa agency, yung pinagawa naman sa agency sa akin, yun, pinapatrabaho din naman ako doon sa agency. Trabaho ba? Tapos then, after yan, sabi ko, parang walang mangyari sa akin kapag mag-stay lang ako doon sa agency. Gumawa ko ng paraan itong nagmakaawa ako sa may-ari ng agency kasi Ultimo Internet... Ultimo Internet Connection, sir, kinukuhanan ako ng may-ari ng agency. Yung ginawa ko nung time, sinabi ko, nagdrama lang ako sa kanya, sabi ko, sir, gusto ko na talaga makahanap ng trabaho para magpadala ako ng pera sa family ko. Yun yung sabi ko. Sabi niya, sige, i-undergo niya daw ako ng training 3 days and 2 nights sa bahay ng pamangkin niya. Kaya nung time na doon ako tumakas sa bahay ng pamangkin niya. Tapos saan nagpunta?
doon sa embassy po. Ah, buti dumilit ka pa sa embassy. Yes po, sir, sa tinanggap ka naman sa embassy. Opo. At ano ka nang stay. Opo. So, sinong tumulong sa'yo para mapauwi ka dito? Yung tinulungan po ako, magpapasalamat po ako kanila ni Sir Alejandro po. Doon, sa embassy? Embassy natin, at MWO po. Doon, MWO sa, Lebanon. Ito po si ate, nagpauto. Nung sinabi sa kanya ng agent na siya ay dilipad na kinabukasan, ginrab niya agad yun. Sige, sasakay na ako. O binigyan siya ng pamasahe, papunta ng Thailand, doon siya naghintay. Sa Bangkok, 1 week doon. Pagdating ng 1 week, saka siya bumiyahe patungo ng Kuwait. Pagdating ng Kuwait, patungo ng Lebanon. Ito yung isang classical example ng mga kababayan natin na bibiktima po ng human trafficking. Illegal recruitment po. Nasaan na yung nag-email? Nasaan na yung recruiter mo dito? Ito po sila, sir. Nasaan siya ngayon dito? Nasito yung, ba rin? Alam ko po yung address niyo, sir. Bakit hindi ka mag-file ng kaso laban sa kanya para mapakulong natin? Yan nga po yung ang point ko po, sir, na lumapit po ako dito sa ating imbahada po para humingi ng tulong na para mahuli na po sila, para matigil na po yung ginagawa ni ng kalukuhan. Willing ka na willing ka po, sir. Sige, kukunin ko lahat sa iyo yung details mo. Ipapasa ko sa DM sa DMW kay yes, Attorney Gaines. Okay, yes, sa illegal recruitment para mahuli natin yung recruiter na yan, ha? Yes, kasi nakaka-perwitso yan. Okay, wala kang ginastos, pero para ka na rin gumastos dahil yung sinahod mo, kinuha nila. Hindi sila pahamak. At hindi ka mabuti, hindi ka napahamak. Lebanon yun. Naintindihan mo? Opo, sir. Ayan. So, ano ang napala mo sa ginawa mo? Ano ang napala mo sa ginawa mo? Para sa akin po, sir. Taas ang boss mo. Para sa akin po, sir, dapat bago po tayo pumasok sa isang bagay po, bago po tayo mag-desisyon, isipin muna natin, hanapan po muna ng license. Lumaan sa proseso. Lumaan po sa tamang proseso po, sir. Yeah. Hindi ka ikaw hindi mo naisip yon. Kaya nga, sir, yung kasalanan ko sa... Yung laking pagsisisi ko lang din po, sir, kasi nagpauto talaga ako. First time nagpauto, tapos napunta pa sa maling... Sa maling pag-ibig? Hindi po, sir, sa maling pag... Pag-ibig nga. Oo, kasi maling pag-ibig na. Umibig ka dun, pumunta ka ng ano eh. Oo. Pero ako, nagpapasalamat sa'yo dahil pinaunlakan mo itong ating panayam para magbigay ng babala sa iba pa. Okay? Si ate po, nandito po sa amin ngayon sa OWA. Tinutulungan po siya ng Owarad para mabigyan po ng pamasahe pauwi po sa kanilang probinsya. Mga sir, mga ma'am, mag-a-apply. Wala pong application patungo sa ibang bansa na overnight lang po nangyayari. Yung nangyari po kay ate, overnight po yan. Kasi nang dinabihan lang siya ngayong araw na ito na siya ay aalis, okay siya, kinabukasan, nag-grab siya ng opportunity. Binigyan siya ng pamasahe, wala nang kuskus balungos, bumiyahe siya patungo sa Thailand. Sa Thailand, stay siya ng 1 week doon bago siya pumunta ng Kuwait, then transit siya sa Kuwait, diretso siya ng Lebanon.